Hello po sa inyo. Good morning. Ito guys ay Supremo TMX 150. Ito guys ay napalinis na ang carburetor. Pero wala pa rin po itong minor. At dahil guys tinignan ko yung sira nito, na-down yung kanyang minor pero na-start siya at hirap siyang umandar. Tinignan ko guys yung kanyang tune-up. Tune-up ko to pero tumaas yung kanyang adjust. At dahil guys hindi naman tukod yung pagka-tune up, dahil bagong gawa to, guys galing sa gawaan to guys. Ito ay pinalta nila ng bagong piston ring at bulb seal. Umuusok din to guys dahil nga hirap na itong umandar. Hindi ko na to pinandar guys dahil i-respect po natin yung mayari guys dahil baka pa ito ay masira. Galing po ito guys sa gawaan at dinala po ito sa akin. At ito guys, oh, mataas yung kanyang clearance. Pero okay naman. Kasi kung mataas ang clearance, dapat may pressure pa rin to. Malagitik lang pag mataas ang clearance. And syempre guys, sa kicker kayo titingin kung may pressure ang bulb. Yan guys, tignan nyo yung kicker. Kaya siyang kamayin. Yan yung guys, yung spark plug. Nakakabit yung spark plug. And lagi kayo dito titingin guys sa kicker. Kung matigas tong sipain. Kasi po, ang TMX Supremo ay matigas sipain. Kailangan guys ito ay may pressure to. At yan guys, ito na laging nagagawa ko dito, walang pressure. Sunod-sunod na yung ating mga motor na walang pressure. At guys, tuturo ko sa inyo kung paano mag kalas nitong cylinder head at magkabit ng bulb. Ito. Siyempre guys, ang unahin nyo dito ay tambutso. Tanggalin ang tambutso. Meron siya ditong size na 12mm. And doon sa dulo ay 14mm. At siyempre guys, yung tinuro ko sa inyo bago kayo magbunot ng ulo nito or top overhauling, kailangan guys ay naka top center ang timing sprocket at naka piston did ang inyong piston. Paano ba malaman kung naka top did piston? Yan guys, titingin kayo dito sa marker. At pero kung guys, kung kayo ay mga professional ng mekaniko, may nagsabi kasi sa akin guys sa dito sa comment ko. Sabi sa akin ay ang tunay pong mekaniko ay hindi na natingin dito sa marker center. Tama po siya, guys. Ako po minsan na hindi na natingin dito sa marker. Basta po nakatap ang ating piston, kahit hindi po kayo tumingin sa marker. Pero pagkakagaya guys dito, na tutorial, kailangan guys sa ituturo ko sa inyo to. At yan guys, yung sa basher ko dito, pasensya ka na. Kung nasabi ko yung kung nagawa ko tong pagbubukas nitong marker. Kasi guys, tinuturo ko po sa inyo kung paano malaman yung timing nitong mga 4-stroke. Ay siya po kasi ay sinabi sa akin bakit natingin pa ako sa timing. Siyempre nga guys, ito ay tutorial para matuto po kayo. At yan guys, pero wala pong problema yon sa aking basher. Okay lang po. At basta po ay may matutunan sila at kayo, okay po yon. At gagamit kayo dito guys ng 12mm socket sa ibabaw. Napakahalaga guys ng 4-stroke pagka kayo nagkalas. Tingnan nyo muna yung kanyang timing dun sa marker, sa magneto. Para alam nyo pag binalik yung timing nitong Supremo. At yan guys, tama naman yung pagkakatiming ng gumawa nito. Kasi ginawa itong Supremo ito, pinalta nila ng piston ring at bulb seal. Kaso guys, sa tunog nito ay titingnan natin dahil umuusok din to. Ang lakas ng usok nito. Hindi ko na napakita guys sa inyo kasi ayaw nang umandar nitong motor na to. Hindi ko na to binuhusan ng langis dun sa spark plug. At yan guys, meron pa siya dito ng tornilyo sa ilalim. Yan guys, dito sa ilalim ng cylinder head, meron siya ditong 10mm socket. Kailangan guys, ang gagamitin nyo dito ay hindi bilog na socket.
Kasi pag ginamit nyo dito ay bilog, pahihirapan kayo magkalas nun. At yan guys, mahaba yung kanyang tornilyo. And ito naman, iingatan nyo yung timing chain. At kung bago ka pa lang dun sa pagkakalas ng mga dekadenat, lalo't nakatap ang ating cylinder sa taas, pataas yung timing ng mga block, hindi pahiga, gumamit ka ng tali dito sa timing chain para hindi malaglag sa ilalim. Kasi pag nalaglag ito, maaaring magbunot ka pa ng magneto. At yan guys, buo naman yung kanyang rocker arm at camshaft. Hindi nyo nakakalasin yun, basta buo na. And yan guys, tilalagyan ko muna ito ng socket. Pero hindi nakakalasin naman natin to kahit tumagpatak. Sa pagkakabit po, kailangan nyo na iingatan yung timing chain. And gagamit kayo dito ng screwdriver, solen nyo sa gilid. Pero iingatan nyo po yung lambi ng cylinder head. Kasi baka po mapingas yung layer ng ating cylinder head. Yan guys, bababa nyo yung timing chain. At yan guys, kita nyo naman, ang daming carbon. Kasi guys, umuusok nga ito. At itong kanyang mga cylinder head ay punong-puno na ng mga langgasit maker. And titingnan natin guys, ito ay gasoline. Itong nilagay ko dito sa lagay ng gear oil. Yan guys, ang lakas ng kanyang tapon ng gasolina. Singaw na singaw yung kanyang valve. At dire-diretso yung gas. Kaya ito ay what pressure. At yan guys, gagamit kayo dito ng socket. Tingnan nyo lang yung pagkakalas guys. At meron siya dito ng dalawang lock. At ituturo ko na rin sa inyo guys kung paano maglagay nitong spring. May tamang lagay din po itong spring. Hindi po ito basta inilalagay. Yan guys, may bob seal. Bago nga yung bob seal. Pagmastan nyo guys kasi ito ay suspense po yung isang bob seal. Tingnan nyo guys yung isang valve. Pag tinanggal natin kung ano mangyayari dito. Yan guys, suspense na. And pagmastan nyo guys yung valve, walang bob seal. Wow! At yan guys, napansin ko, hindi po napakabit ang bob seal. Nalimutan po nung dating gumawa ang bob seal at iisa po yung nakalagay dito. Siguro nalito po at nalimutan ilagay. Kaya po ito guys ay malakas ang usok kahit bagong palit na ito ng piston ring at bob seal. Bagong palit nga ng bob seal pero iisa lang yung nilagay. At dahil guys yung isang valve papalitan natin kasi ay bingaw po yung isa. Bingaw po yung isang exhaust. At dahil guys, meron din akong ginawa ditong may naghihintay sa akin customer. Isasangat na natin to guys. Ito ay Honda Wave 100. Wala din tong pressure. At na-revolution to na sobra guys. Yan. Wala siyang pressure yung kicker. Dapat dagat all guys na gayon. Tinigilan ko. And guys, dapat po nagat all yung ating kicker pag may pressure. At syempre guys ay bago kayo, pag alam nyo naman na medyo may pressure na bahagya at hindi kumakaluskos, tanggalin ang spark plug at gumamit kayo ng langis. Yan guys, langis po yung nilagay ko dito guys. Kung may mga WD-40 kayo, pwedeng WD-40 guys. And may nabibili po sa Yamal Lubes, sa Yamaha Center ng sa Japong cleanser valve. And pag nalagyan nyo po sa loob ng cylinder head, ang gagawin nyo guys ay sisipasipahin nyo, ini-starter ko to guys dahil may starter naman to. At ilalagay nyo po yung daliri nyo sa loob. Hindi naman po kayo maano dun guys dahil palalabasin nyo lang yung pressure at yung carbon ay para mabasag at magkaroon ng compression ang inyong makina. Yan guys, so kita nyo guys, sinangat ko na to dahil walang compression at paandarin na natin kung aandar. At yan guys, umandar na. Pero guys, pagmastan nyo yung tambutso at umusok. Kay dahilanan po ito, kaya po ito ay umusok dahil sa nilagay nating langis sa spark plug.
doon sa lagayan po ng spark plug, guys. At yan, guys, na sinangat na natin to, guys, at dinaluluan na natin tong ginawa natin. At okay na to. And dito naman tayo, guys, sa ating Supremo. At ito na yung bago natin bulb. Bulb exhaust. Siyempre, guys, pagka bago yung ating bulb, kailangan ay gagamit pa rin kayo dito ng grinding compound. Ang tawag dito, guys, sa ipinahid ko ay grinding compound. At yan, guys. And doon sa dulo, lagyan nyo ng hose at asintahin nyo ng maigi para magkaroon ng kompresyon at hindi sumingaw ang bulb. Ang tawagin po dito ay bulb lapping. And linisin nyo, guys. At tanggalin ang lumang bulb seal. So, guys, ang ginamit ko po dito bulb seal sa Supremo ay pang Mio. Yamaha Mio. Ang kagaya po nito, guys, bulb seal ay Yamaha Mio at XRM 110 at XRM 125. Yun po, guys, yung bulb seal nito. Guys, iisa po yung bulb seal ng Supremo at Wave 125 at XRM 110 at Wave 100. Ito naman, guys, yung spring. Titingnan nyo yung magkakadikit. Pag nakita nyo yung magkakadikit, yan, guys, yung magkakadikit, sa ilalim yun. Siyempre, guys, kailangan pag lumubog ang bulb, ang spring, kailangan ay dun muna sa malambot. Kailangan, yun, guys, yung tamang pagkakabit nitong ating bulb. Bulb spring. And ilagay ang retainer and then lock. At siyempre, guys, kailangan meron kayo nitong puncher. Pag wala kayo nito, guys, pahirapan kayo maglagay nitong lock bulb. Siyempre, guys, tutukudan nyo yung ilalim. Yamaha Mio po ang ginamit ko dito, bulb seal. Kasi matibay din naman yung Yamaha Mio. At yan, guys, kasi wala naman tayong tatanggalin dito yung bulb seal sa isa. Kasi sadyang walang bulb seal na nakalagay. At ito na, nilagay na natin ang bulb seal. Ilagay ang spring bulb and retainer and lock. Gumamit uli ng puncher. At yan, guys, okay na, guys. And check natin kung singaw na. And okay lang, guys, kahit magmoisto ng kaunti dun sa bulb, basta wag lang yung talagang sirit na sirit. Hindi naman, guys, may iwasan talaga yung medyo singaw ng kaunti, pero okay na, guys, yun. Wag lang talaga yung lampasan yung gasolina, wala itong pressure. Pero kung kaunti lang at medyo kaunti lang, okay lang yun, guys. Aandar pa rin yung motor nyo. And dito sa part na to, guys, ayan, guys, bago na yung ating cylinder head gasket and wala tong gasket maker. And pasensya na po kayo, guys, dito kasi, guys, ay nalaglag po yung camera ko at nagkaroon po ng langis at hindi ko napansin, guys, kaya malabo. At ilagay ang cylinder head. Hawakan ng maigi ang timing chain. Kailangan, guys, may dowel pin din, yung dalawang dowel pin. And ito, guys, yung sinasabi ko sa inyong timing chain. Kailangan, guys, yung ganyan ang gawin nyo.
Kung nahirapan kayo, lagyan nyo ng tali pataas. Hindi naman ito sasala dun sa ilalim. And yan guys, igapit nyo na yung camshaft kasama yung rocker arm. Buo naman yung kanyang head. At saka nyo ilagay yung tornilyo na apat at may washer to. Yan guys, okay na yung camera natin. Napunasan ko na. At saka ko lang napansin guys, at sensya na kayo doon. And syempre, huwag nyo kakalimutang i-timing. Yan guys, yan yung timing. Tingnan nyo yung marker. Sa taas dapat yung marker, yung tuldok. And yung gitling or guhit, tingnan nyo na lang guys. Papakita ko sa inyo mamaya. Yan guys, pagmasta nyo yung tornilyo, yan yung tamang timing. And ingat po kayo dito sa nilagay kong nut. Ah, dun sa tornilyo. Baka po malaglag sa ilalim. Yan guys, oh, yung nilalagay kong yan. Ingat po at baka po malaglag sa ilalim. Matibay talaga ito. And bago nyo ito hapitan, kailangan yung tensioner. Ay, hapitan nyo muna. Paigkasin nyo po yung tensioner. Saka nyo hapitan. Yan guys, oh, inahapitan ko na. And kontrahan nyo dito sa magneto. Ang size po ng kanyang magneto dito ay gagamit kayo ng 19 socket. At yan guys, pagmastan nyo yung top niya, yung marker, yung may gitling guys, yung may guhit, kailangan pantay. At dito sa magneto, kailangan ay naka T mark, letter T. Makikita nyo po doon, letter T. Yan guys, letter T. At dito sa taas, yan, pantay. And sa tune-up guys, kung saan naman kayo hiyang, wala naman problema guys yung kung anong gusto nyo timing na supremo. Pero sa akin guys ay 0.5-0.6 kasi maliit ang bulb nito at payat. 0.5-0.6 okay na po. At yan guys, nakakabit na lahat at paandarin na natin to. At yan guys, sira na yung kanyang RPM at hindi na gumagana pero naandar na guys yung ating motor. Yan guys, naandar na. Pinawakan ko yung preno kasi pag ini-starter to, yung clutch, pinawakan ko yung clutch at pina-starter ko dahil hawak ko yung camera. At yan guys, sumaandar na. Ang ganda ng kanyang andar. At wala na itong usok guys. Wala na yan. At ang yumi na ng kanyang minor, nagmi-minor na to. At hanggang dito na lang tayo guys. Sana may natutunan kayo dito. Kung bago ka pa lang sa video ko, subscribe. At huwag mong kakalimutang pindutin yung bell para lagi kang updated sa aking video. Maraming salamat sa mga subscriber. God bless sa inyong lahat.